Pahayag ni Fulton at latest boxing event sa atin. Ito po ang pag-uusapan natin ngayon mga kaduelo. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe sa ating munting sports channel. Maraming salamat po. We making history. Ito po mga kaduelo ang latest na deklarasyon ng current unified WBC and WBO Super Bantamweight Champion Kulboy Stephen Fulton pagkatapos niyang dumating sa Japan. Naniniwala naman ang kanyang mga fans kagaya nito na bibigyan daw ni Fulton ng boxing lesson ang former undisputed and 3 division world champion Japanese monster na Oya Inoue come July 25. After daw niyang manalo, susubukan ni Fulton na kunin ang iba pang mga 122-pound titles. Therefore, makikipag-negotiate sa kampo ng ating kababayan kapwa niya current unified super bantamweight champion Marlon The Nightmare Tapales who currently holds IBF and WBA 122-pound titles. Noon pa may gusto na ni Fulton na maging undisputed sa 122 kaso ayaw daw siyang palagan ng tinalo ni Tapales na si former unified super bantamweight champion Murujun Akmadaliev. For Kulboy, MJ was ducking him kaya masaya itong na-upset ng ating pambato si Akmadaliev. However, if manalo siya over Inoue at di pa rin daw maikasa ang kanyang inaasam-asam na undisputed showdown to unify all the belts, aakyat na lang daw siya ng division, that is, move up to 126 kung saan he can potentially fight in a rematch ang tinalo na niya. But in a controversial decision, si former unified super bantamweight and current interim featherweight champion Brandon the Heartbreaker Figueroa. Speaking of super bantamweight action naman mga kaduelo, it seems, base sa latest post ng former 3 division world champion and current WBO global super bantamweight champion General Cuadro Alas Casimero, nalalapit na ang official announcement ng kanyang laban. Samantala, sa latest boxing event ng Sanman Promotions mga kaduelo, panalo po si Joey Canoy over Clyde Azarcon via 4th round TKO sa isang minimum weight bout. Si Canoy sana ang Oriental Pacific Boxing Federation o OPBF light flyweight champion kaso pinili po niyang bumalik sa minimum weight division kaya backlash ang kanyang nasabing light flyweight title. Ito po ang ilang highlights ng kanyang TKO win mga kaduelo over Azarcon. Matatandaan mga kaduelo na gumawa rin po ng matinding drama last time si Canoy sa Japan against Kenichi Horikawa kung saan nanalo siya via 7th round TKO to capture the said OPBF light flyweight title.